Kasi yung iba sa inyo guys, parang hirap na yung kalooban nyo kapag ka namamroblema kayo. Syempre guys, sino ba namang hindi mamamroblema, hindi iiyak, di ba? Kapag ka may mga problema. Yung iba sa inyo guys, parang feeling ko nga, if ever, no, parang hindi na kayo makaiyak sa mga problema nyo, sa mga dala ng problema nyo, mga kapigsi. Kumaga parang yung iba sa inyo, dinadaan nyo na lang sa tawa o kaya, pero hindi naman kayo nawawala ng pag-asa. And true enough mga kapigsi, no, kapag kayo ay nagsyaga, nag-persist. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is first half kapalaran ng May for May 1 to 15 mga kapixie para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign and Venus. So starting ngayong May guys, gagawa na rin tayo ng gandong video para if in case hindi kayo ma-resonate dun sa monthly taroscope nyo for May, pwede nyo i-check tong video na ito mga kapiksi. Okay? So general reading lang guys, pwede mag-resonate, pwede hindi, combination ng positive and negative energy mga kapiksi. Unahin natin tong deck na to guys, tingnan natin yung mga mensahe para sa inyo Cancer. So we have cornucopia in reverse. Ito yung blessings mga kapiksi, pero for some of you, maaari nagkakaroon kayo ng mga blocks sa mga blessings nyo. Ibig sabihin, parang imbis na tag-ani yung inyong, pwede nagkakaroon kayo ng financial losses mga kapiksi, no? Imbis na mag-ani kayo, parang yung inaani nyo, bulok mga kapiksi. Hindi siya matamis, hindi siya hinog, no? Parang bulok yung naaani nyo. So, ibig sabihin, pwedeng may mga blocks kayo sa inyong mga manifestation or sa inyong swerte or sa inyong kabuhayan mga kapiksi. You just have to identify your blocks guys para ma-overcome nyo siya, ma-override nyo siya, and ma-attract nyo yung masaganang pamumuhay sa inyong kabuhayan mga kapiksi. Kasi when it comes to manifestation guys, it doesn't mean na what you want is not manifesting. Ang ibig sabihin lang nun, meron kayong block, opposite belief dun sa desire na gusto nyo, kaya hindi siya nagmamanifest or hindi nyo nakikita yung bunga ng inyong pagsisikap mga kapiksi. O kaya merong imbalance, no? Ibig sabihin, pag imbalance, hindi balance eh. Pwedeng yung iba sa inyo, mas lamang yung pagiging nega kaysa pagiging positibo, kaya hindi nyo na-experience yung mga blessings energy mga kapiksi. Okay? So that's something that you should work on, work out on mga kapiksi. Habit lang yan. It takes a habit to develop. Kailangan ng training mga kapiksi. I-train nyo lang yung sarili nyo sa pagiging positibo, masasanay din kayo. Alright? And then, another message for you, Cancer. Ayan. Action, mga kapiksi. So, pwedeng sabayan nyo ng positibong action yung inyong pamumuhay, mga kapiksi, para magkaroon din kayo ng progress. Pero, guys, again, no, merong secret ingredient yung pagsisikap, yung pag-take ng action, and yun yung pagkakaroon ng positibong mental diet. Kasi kahit na action kayo ng action, kilos kayo ng kilos, kahit anong sipag nyo mga kapiksi, pero pag ang mindset nyo ay negative, para kayong nagda-drive ng kotse pero yung paa nyo nakaapak sa brake. Diba? Pag nakaapa kayo sa brake gas, ay guys, hindi talaga under yung kotse nyo kasi naka-brake, diba? So, dapat gas yung inaapakan nyo, which is positive, no? Para umandar yung kotse nyo. So, ganun mga kapiksi. Huwag nyong kakalimutan yan. Tatandaan nyo yan. Kasi yung iba nagre-reklamo, eh, kapiksi, puro blessing yung nasa reading mo. Anong petsa na hanggang ngayon hindi ko pa nararanasan? Ask yourself, anong ginawa mo? Kumusta ang pattern ng thoughts mo? Diba? Kung hindi nagbabago yung buhay mo, malamang hindi rin nagbabago yung mindset mo. So, ikaw yung may problema. Alright? Okay. So, another message for you, Cancer.
Ayan, so ito guys, ibig sabihin nito maayos yung pag-iisip nyo, kalmado mga kapiksi, no? And for some of you guys, I'm sensing that you have plans, no? Meron kayong mga plano, ang kailangan is action, kaya ito nasa gitna. You have to take action according to your plans para makita ka ng movement and ma-experience mo itong mga blessings na to, mga kapiksi. Again guys, ang pagkakaiba ng mga taong nakakaalam sa taong nagwawagi ay nasa pagkilos. Okay? So, make sure na kahit na maalam ka, matalino ka, may plano ka, pero kung hindi ka naman kikilos, nga pa rin, mga kapiksi. Okay? So, kung napapansin nyo guys, diba, daig ng maagap, ng taong maagap ang masikap, no? So, the more na maagap ka, masikap ka, the more na mabilis yung progress mo sa buhay, mga kapiksi. Okay? So, comment down below, Cancer, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan, guys. And tingnan natin yung ganap sa inyo ngayong May 1 to 15. Shuffle ko to guys, habang sinashuffle ko to. Panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng Abundance Video Course? Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo guys, magpayaman ngayon 2024. Mag-avail na kayo ng course, sobrang ganda niyan guys. And meron tayong promo ngayong April. Magbibigay tayo ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-avail ng course guys. Kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If mind kayo guys ng mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinipixitaro@gmail.com. So ito guys, this is more on relationship energy guys, pero tingnan natin later kung may makikita pa tayo. Cancer, kayo ay nirepresent ng King of Cups. Meron dito guys presence ng Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius at saka Air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you may be dealing with those signs or pwedeng kayo din, meron din kayong ganyan sa inyong natal chart. Nag-aaway kayo ng person nyo guys, nagkakaroon kayo ng conflict kasi, no? Ibig sabihin, magkaiba yung gusto nyo. Iba yung gusto mo, iba yung gusto niya, hindi kayo magkasundo, nagkakaroon kayo ng conflict. Mga kapiksi, tapos yung conflict na yun, parang lumalala siya. And the more na pinag-uusapan nyo siya, parang the more na pinag-aawayan siya kasi yung isa sa inyo guys parang feeling ko medyo may pagka pilosopo. So kung sino man sa inyo yung pilosopo, either siya or kayo, pero feeling ko sila yon. Parang feeling ko sila yung pilosopo mga kapiksi. Tapos kayo naman nagiging emo naman kayo dahil kayo nga ay water sign mga kapiksi, parang masyado yung sineseryoso or pinipersonal yung pagiging pilosopo ng person nyo guys. Pero pag-uusap lang to at saka mahal nyo yung isa't isa guys. So ayan o, mahal nyo yung isa't isa, punong-puno ng emosyon, pero yung iba nga lang sa inyo, parang feeling ko talagang pwedeng normal na mapang-asar lang talaga yung person nyo mga kapiksi. Parang gustong-gusto nila na iniinis kayo, inaasar kayo, ganyan. Pero deep inside them, mahal na mahal kayo ng person nyo, may pagtangi and pagmamahal sila sa inyo guys. So yung conflict sa relasyon, normal naman yun guys kasi kanya-kanya talaga tayo ng preference. Ibig sabihin kanya-kanya ng gusto, no? Kahit nga sa magkakapatid, diba? Nagkakaroon ng conflict mga kapiksi, what more kung magjowa, diba? So ganyan talaga yan mga kapiksi. Okay, so nasa tamang pag-uusap lang yan, pero nakikita natin na magkikiss and make up din kayo. So, ibig sabihin, magkakabati din kayo nitong person na ito, mga kapiksi. And kapag nagkabati kayo, parang mas lalo pang marirekindle yung inyong relasyon, guys. Okay? So, yeah. Tingnan pa natin, guys, kung ano pang
nag-aantay sa inyo. Ito yung mga energy ng tagumpay. Guys, kumbaga parang, yeah. So, mamamanifest nyo yung tagumpay. Ito guys, yung sinasabi ko now for some of you, maaaring may mga balakid kayo sa inyong mga blessings. Pero mamamanifest nyo to, magtatagumpay din kayo guys. And magiging sulit, no, yung mga paghihirap nyo. Kasi yung iba sa inyo guys, parang hirap na. Yung kalooban nyo, kapag ka namamroblema kayo, syempre guys, sino ba namang hindi mamamroblema, hindi iiyak, diba? Kapag may mga problema. Yung iba sa inyo, guys, parang feeling ko nga, if ever, no? Parang hindi na kayo makaiyak sa mga problema nyo. Sa mga dala ng problema nyo, mga kapigsi. Kumaga parang yung iba sa inyo, dinadaan nyo na lang sa tawa o kaya, pero hindi naman kayo nawawala ng pag-asa. And, true enough, mga kapigsi, no? Kapag kayo ay nagsyaga, nag-persist, hindi sumuko sa mga buhay nyo guys, talagang mamamanifest nyo itong tagumpay. Parang merong secret recipe, no? Meron kang sikretong recipe, kung ano man yung recipe na yon, or parang secret na, basta secret parang secret na malalaman, secret siya, secret sa'yo kasi hindi mo alam, pero ngayon malalaman mo na siya, na parang yun yung makakatulong sa'yo para ma-manifest mo itong tagumpay na to. And eventually, or pwede rin malaman mo kung ano yung blocks mo, no? Kasi nga sabi ko sa inyo guys, meron kayong balakid eh sa pera. Pwedeng after nitong reading na to, pwedeng ma-realize mo, ito pala yung block ko, no? Ito pala yung balakid ko, kaya pala minamalas ako. So parang malalaman nyo siya, marirealize nyo siya, and then once na nirevise nyo yung story nyo, mga kapiksi, doon nyo mararamdaman yung movement ng mga manifestation ng mga desires mo sa buhay. Okay, so just have, ano ba yung ano blocks, mga kapiksi, that's the opposite belief of your desire, no? So let's say for example, gusto mong yumaman o ano ba, gusto mong swertehin sa buhay, pero meron kang paniniwala na malas ka. So very opposite siya, di ba? Very opposite. Paano ka makaka-experience ng swerte kung ang paniniwala mo is malas ka? So yun yung ibig sabihin ng block, mga kapiksi. So you have to identify your block guys. Kailangan malaman mo kung ano yung block mo, yung balakid mo. And kapag nalaman mo yun, pwedeng mong i-revise yung story mo, kasi everything is changeable and malleable. Pwedeng magbago yung na-experience mo sa buhay mo. You just have to focus your attention in changing your assumptions and beliefs, mga kapiksi, para magbago yung print out or yung napupush out sa 3D mo. Okay? So, kayang-kaya nyo yan, Cancer. Nasa yung energy ng tagumpay and success and manifestation. So, you just have to keep on working and keep on moving forward. Okay? Alright. So, yan. I-mind nyo yan, guys. Sa comment section, mind secret recipe, mind tagumpay, mind victory, mind blessings, para ma-experience nyo yung mga blessings na yan, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Pakinggan nyo, guys, para maging maswerte kayo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. And click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.